Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay nagkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo nang tumakbo. Takbo! Takbo! Nasa grade 4 ang daughter ko nang lumipat kami ng Bulacan. Dito kasi nakakuha ng trabahong asawa ko. Tatlo silang magkakapatid kaya sa public school ko sila na-enroll. Naging practical na lang din ako. Mahuhusay ang mga guro na nagtuturo sa paaralan nila. Maayos naman ang eskwelahan. Maraming mga bagong gusali ang itinayo para sa mga mag-aaral. Marami din mga competitions na sinasalihan ng mga estudyante at maging ng mga guro. At sa husay nila, ay marami din silang napapanalunang mga patimpalak. Kalagitnaan ng taon nang may mangyaring hindi maipaliwanag. Umuwi isang araw ang daughter ko na takot na takot. May nangyari daw kasi sa eskwelahan nila. May mga bata daw na nagwala at parang mga sinaniban. Katatapos lang daw ng recess noon nang mapansin nilang may mga teachers na nagtatakbuhan. Pati dalawa sa mga security guard ng eskwelahan ay kasunod din ng mga ito. Tinanong daw ng advisor nila ang isang gurong dumaan kung ano ang nangyayari. Sabi daw nito ay may mga estudyante sa grade 6 ang nagwawala. Nagtaka naman daw ang advisor nila pero di din masagot ng isang teacher kung bakit. Sinabihan daw ng advisor nila ang presidente ng klase na siya munang bahala sa klase at huwag na huwag silang lalabas. Sisilipin lang daw ng teacher kung ano ang nangyayari. Natagalan daw bago bumalik ang advisor nila. Pero pagbalik nito, ay wala naman itong sinabi sa kanila. Ipinagdasal na lang daw nila ang mga nangyari. Ipinagdasal pati ang mga batang nagwala. Nadinig daw niya na nag-uusap ang ibang mga grade level ng sumunod nilang break. Maghapon ang klase ng anak ko si Lina. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya tatlo ang break nila. Isa sa umaga, isa sa tanghali at isa din sa bandang hapon. Short breaks lang naman yun sa umaga at sa hapon. Mabalik tayo. Sabi daw naglaro daw kasi yung mga estudyanteng nagwala ng Charlie. Tinanong ko siya kung ano ba ang larong iyon. Para daw kasi yung Spirit of the Glass na tumatawag ng espiritu. Gumapang ang kilabot sa katawan ko si Lina. Ano ba ang sinusuong ng mga batang ito? Noong naglaro daw yung mga bata, ilang beses may tinuro yung lapis. Para kasing pinagpapatong yung dalawang lapis pa krus at hinihintay itong kumilos kapag nagsabi na sila ng mga tanong nila. Sa isang pag-ikot daw nito ay itinuro nito ang isang matandang puno sa bandang likuran ng gym. At nagulat sila nang may makita daw sila doon na isang batang duguan. At doon daw nagsimulang magwala ang mga bata. Akala nila ay doon na nagtapos ang lahat. Pagkatawag kasi ng pari at naipagdasal ang mga bata at nabendisyonan ng puno, ay huminto na ang mga bata sa pagwawala. Pero hindi. Uwian nang sunod-sunod daw sa kanyang mga kaklase ang nagsimulang magwala. Nadinig din daw kasi ng mga kaklase niya ang nadinig niya. At naglaro din ang mga ito ng Charlie. Mabuti na lang at miyembro ng Legion of Mary ang anak ko si Lina.
Hindi siya sumusuong sa ganong klaseng mga laro. At isa pa ay palagi siyang may suot na Miraculous Medal ni Mama Mary para sa kanyang proteksyon. Noong gabing nagrosaryo kami, ay ipinagdasal namin ang mga batang waring nasapian at hiniling niya sana ay matapos na ang lagim na dala ng larong Charlie Charlie. Napakalungkot ng araw na to. Libing ng isa naming kaklase at kaibigan. Dalawa sa mga kaibigan namin ang nasangkot sa isang aksidente. Magkaangkas sila noon sa bisikleta nang mabangga sila ng isang bus. Katwiran ng driver ay hindi daw niya nakita ang mga kaibigan namin. Pareho silang naisugod sa ospital pero sa kasamaang palad, dinaklarang dead on arrival ang kaibigan naming si Rolly. Samantalang si Jordan ay malubha din ang tinamong mga sugat sa katawan. Pero sabi ng mga doktor ay ligtas na ito. Kailangan lang talaga nitong obserbahan at gawin pang ibang mga test para masiguradong walang internal bleeding. Pagkatapos ng misa para kay Rolly, isa-isa kaming pinagsalita. Masakit para sa amin kasi elementary pa lang ay magkakaklase na kami at magkakaibigan. Pero hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Ang mas nakakapanghinayang nga lang ay di niya naabutan ng graduation. Siya pa naman ang tinanghal na valedictorian ng klase. But life must go on. Bumalik kami sa eskwelahan at ipinagpatuloy ang aming pag-aaral. Kahit na nga ba ang bawat sulok ng room namin at mga eskwelahan ay may alaalang naiwan ng kaibigan namin. Nakabalik na din si Jordan, pero naging malulungkutin ito. Di na tulad ng dati na palakwento. Ngayon sasagot lang ito pag kinakausap. Hindi din naman namin siya masisisi. Sabi ng mami nito, huwag daw naming iiwanan si Jordan ngayon kasi parang sinisisi nito ang sarili niya sa nangyari kay Rolly. Bakit si Rolly daw ang namatay at siya ay nabuhay? Pero ganun talaga eh. Una-una lang naman talaga tayo. Pero bukod doon ay may napansin kami kay Rolly. Madalas ay nakikita namin siya na parang nagsasalita. Bumubuka ang bibig na waring may sinasabi. Pero wala naman itong kausap. May mga pagkakataon din na nakikita namin siyang takot na takot. Pero kapag tinatanong namin ay hindi naman ito masabi ang dahilan. Tinanong kami ng aming guro kung handa na ba ang lahat para sa laudare. Sumagot kami na ayos naman ang lahat. Taon-taon ginaganap ang laudare sa eskwelahan namin. Magdamag ang pagdarasal ito ng buong paaralan. May kaunting activities ding pang-spiritual pero mostly ay puro pagdarasal lamang. Isang exclusive Catholic school ang aming pinapasukan. Badlang mga alas 11, break namin doon sa pagdarasal. Inutusan kami ng advisor namin na kunin ang iba pang mga folder sa third floor kung saan nandoon ang isa pang faculty room. Sumunod kami ni na Jordan at ni Steven, isa pa naming kaibigan. Sa dorm kami dumaan para di mahirap umakyat at bumaba. Habang papaakyat, ay nagkwekwentuhan kami ni Steven. Kinikilig kasi ito kay Drew, isa sa mga varsity ng school. Napakagaling nito sa basketball. Akala mo nga ay part ng cheering squad si Steven pag naglalaro si na Drew. Kahit ang kulit ni Steven, ay di pa rin nakikigulo si Jordan. Tahimik lamang ito. May isang part sa domang madilim, kundi dumarahil ang ilaw at di pa napapalitan.
Nangunyapit sa akin si Steven nang mapadako kami sa madilim na parting iyon. Pilit kong inaalis ang braso niyang nakakapit sa akin pero di ko magawa. Bading ito pero malakas. Doon ko napansin na parang may iniiwasang tignan si Jordan. Bahagya itong naglakad ng mabilis. Tatanungin ko sana siya kung may nakita ba siya. Pero parang iwas pa din itong makipag-usap. Nang makuha namin ang mga folders sa third floor ay nagsuggest si Steven na sa may hagdanan na kami magdaan. Ayaw daw kasi nitong dumaan ulit sa dome. Natatakot ito na baka may multong biglang magpakita sa kanya. Hindi naman ako pumayag kasi napakabigat ng mga folders na dala namin. At di sa dome, di porsado ang paglalakad pababa. Isang ikot na lang bago ang madilim na parte ay nakita ko si Jordan na nag-antanda ng krus. Nakigaya na din kami ni Steven. Malapit na kami sa bandang lugar na yon nang may makita kaming isang anino. Hayun na naman si Steven, nangunyapit sa akin. Isang dipa na lang ang layo namin sa anino nang unti-unti itong humarap sa amin. Para bang hinihintay na tuluyang kaming makalapit sa kanya. Nagsalita yung matanda at kung anong lamig ang dulot ng boses niya. Nanginginig na sumagot si Steven at tinanong kung anong itatanong ng matanda. Ngunit laking gulat niya nang biglang hawakan ng matanda sa mukha si Steven. Nahintakutan sila, kundangan at ayaw bitawan ng matanda ang bakla. Kahit anong sigaw nito at pagtili, at kahit anong awat nila ay di nito binibitiwan si Steven. Hanggang sa dumating daw si Mang Isko, ang janitor nilang matanda. Sinaway ang matandang nakakapit kay Steven. Waring tinataboy ito. Nagulat na lamang daw sila nang biglang mawala na parang bula ang matanda. Ipinaliwanag sa amin ni Mang Isko na ang matanda na yon ay talagang nagpapakita dito sa eskwelahan. Dati daw kasi itong tambakan ng mga patay nung panahon ng mga Hapon. Kaya't maraming mga kaluluwa ang nagpapakita dito. Pero sa totoo lang si Lina, ngayon lang ako nakakita ng multo sa eskwelahan namin. Labis din ang naging takot ko sa nasaksihan ko. Di na namin ikinuwento sa ibang nangyari. Yako kasing pagtatawanan lamang nila kami. Kinalunisan ay kinausap kami ni Jordan. Simula daw kasi na makabalik siya sa eskwela, ay madalas na siyang nakakakita ng mga kaluluwa. Naisip niyang baka dahil sa pinagdaanan nilang aksidente ni Rolly kung kaya't parang nabuksan ang kanyang third eye. Di daw kasi dapat si Rolly lang ang namatay. Pakiramdam niya ay dapat pati siya ay di na nabuhay. Pero may isang kamay daw ang humila sa kanya pabalik sa kanyang katawan. Kaya daw siya nabuhay ulit. Di ko alam si Lina kung totoo ang sinabi ng kaibigan naming si Jordan. Pero ngayon ay naniniwala na ako sa multo. Naniniwala na ako sa babae sa may hagdanan. Apat kami magkakapit bahay sa compound na ito. Rent-to-own kaya dikit-dikit ang bahay. Nasa terrace din ang bahay ang lutuan namin. Kundangan nga at di nalagyan ng bintana sa bandang likuran ng bahay. Kung sa loob kami maglalagay ng kalan, aamoy sa buong kabahayan ang amoy ng kung anong lulutuin. Mali talaga ang pagkakagawa ng bahay na ito. Pero walang choice. Tinulungan lang din kasi kami ng biyanan ko sa pagpabayad.
Madalas sa hindi ay ako nagluluto ng almusal namin. Gusto kasi ng asawa ko kanin pa din sa umaga. Maaga kasi itong nagigising. Isang araw ay nagbasta ako ng lulutuing almusal. Sunny side up, chicken longganisa at fried rice. Nagsimula na ako magluto nang lumabas ang kapitbahay naming bitbit ang apo niya. Na good morning ako sa maglola at kinausap ko yung baby. Nasa 2 taon na ito at kahit paano ay nakakausap na din. Nagkwentuhan din kami sumandali ng lola. Hindi ako makain ng almusal si Lina. Lulutuan ko lang ng asawa ko at ipaghahain. Madalas 2 mug lang ng kape, ayos na ako. Malakas akong kumain pero di ko kinakayang mag-almusal. Matapos kong makapagluto at ipaghain ng asawa ko, ay nakaramdam ako ng pananakit ng sikmura. Nagtungo ako sa banyo. Di ko maintindihan bakit ako nag-LBM. Tapos parang may hatid na hilo habang nasa CR ako. Nararamdaman kong nanlalamig ako. Napakainit ng panahon pero ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. Pagkalabas ko ng banyo ay humigop ako ng mainit na kape. Pero nararamdaman kong nasusuka ako. Di ko maintindihan. Ano ba ang nangyayari sa akin? 2 beses akong sumuka at may 3 beses pabalik-balik sa CR para magbawas. Inutusan ko ang anak ko na ilatag ang kutsyon na higaan ko sa sala at mahihiga kako ako. Nagpatimpla ako ng mainit na tubig na may asukal at nagpahanda din ng hot compress. Iba yung hilo at panlalamig ko kahit na pinagpapawisan ako. Kinausap ko nang si Mama Mary at humingi ng tulong para pagalingin ako ng anak niya. Pinakuha ko din sa anak ko yung blessed oil. Pinahiran ko ng cross ang sikmura ko at noo. Hawak ko ang rosaryo ko sa isang kamay at patuloy ako nagdasal. Hanggang sa mapansin kong unti-unting nawawala ang hilab ng tiyan ko at yung pakiramdam na nasusuka. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuloy ang nawala ang sakit ng tiyan ko at di na ako pinagpapawisan ng malamig. Sa isa pang pagkakataon ay pinagaling ako ni Kuya Jesus. Sabi ko sa asawa ko, kakaiba yon. Di naman talaga kako ako nag-aalmusal pero bakit ngayon ko lang naramdaman yung ganong sakit sa sikmura? Malamang daw ay nabalis ako ng kapitbahay namin. Ipinaalala niya sa akin yung isang beses na nagkaganon din siya. Nagsusuka at nag-LBM. Pero nung pinag-pray over ko siya at pinahiran ng ointment na galing sa mga madre ay nawala iyon. Ganon din daw nangyari sa kanya. Nagkwekwentuhan din daw sila ng kapitbahay naming babae na iyon. Di ako madaling maniwala sa ganoon, Selena. Pero di ko maipaliwanag yung kilabot na dulot na sa salita lang niya ay pwede niyang masaktan ng kapwa niya. Normal pa lang mga salita. Paano pa kung magsasalita siya ng masama? Mula nung nangyari yon, ay nagpapahid na ako ng holy water o blessed oil sa noo at sa tiyan ko bago ako lumabas at magluto. Mahirap na at baka maulit pa ang balis. Dati ako nagtatrabaho sa opisina sa Maynila. Lingguhan ako kung umuwi sa pamilya ko sa Pampanga. Pero simula na nang magpandemya ay napilitan akong mamalagi sa bahay. Di pa malinaw noon kung paano na ang mangyayari. Nandoon yung takot na matatanggal sa opisina ang aking pinagtatrabahuhan.
Mawawalan ba ako ng trabaho? Mawawala ba ang source of income ko? Pero dahil maganda ang performance ko sa opisina ay nanatili akong empleyado. Awang-awa ako sa mga kasamahan kong naalis. Pero kailangan gawin niyo yun ng kumpanya para di tuluyan itong magsara. So naging work from home employee ako. Mabuti at mayroon naman akong laptop. Kailangan ko lang magpakabit ng internet at bumili ng noise reduction headset. Marami naman kami sa bahay. Pamilya ng kuya ko at nanay ng hipag ko at ako. Naging maayos din naman ang trabaho ko kahit nasa bahay lang. Actually, mas maganda pa nga ito kasi nasa bahay lang. Iwas traffic, iwas usok sa kalsada, at isa pa, tipid sa pamasahe. At mas nakakakain ako ng tama. Noong nasa Maynila kasi ako puro take out at delivery. Madalas fast food kaya walang sustansya ang kinakain ko. Pero bahagya akong nabahala kasi imbis na magdagdag kahit paano ng timbang ay parang mas payat ako. Siguro mabilis lang talaga ang metabolism ng katawan ko. 24 lang ako, Selena. Bata pa. Kaya yun ang inakala kong dahilan. Pero mali ako. Isang gabi, medyo late na ako nakatapos sa trabaho. Marami kasing pinapagawa si bossing. Marami ding dapat na ayusin. Tulog na noon ang mga tao sa bahay. Ako na lang ang gising. Bumaba ako para magmeryenda. Inabot na ako ng gutom. Alas 7 noong naghapunan kami kaya gutom na ako. Naghanda ako ng instant noodles. Habang hinihintay kong maluto ito sa mainit na tubig, nanood muna ako ng video sa YouTube. Naka-headset ako noon, Selena. Ayoko naman kasing maka-istorbo ng mga natutulog sa bahay. Nang maya-maya pa, ay parang may dumaan sa likuran ko. Kita ko yung anino ng isang lalaki. Lumingon ako para tignan kung kuya ko ang nagising. Pero wala namang tao. Sarado din ang ilaw sa CR kaya sigurado kung walang nagising. Baka ako nag-adjust lang sa liwanag ang cellphone ko. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang panonood ng videos at nagsimula ng kumain. Pigil na pigil ang pagtawa ko dun sa video na pinapanood ko pero talagang nakakatawa. Nasa kalagitnaan ako ng pagtawa. Nang may mabigat na kamay na humawak sa aking balikat, nahagis ko ang hawak kong cup noodles. Mabilis na tumayo at lumingon. Babatukan ko sana ang kapatid ko at ginulat ako pero wala ni isang tao, Selena. Agad akong napatakbo sa kwarto ng kuya ko. Kinatok ko sila. Takot na takot akong napayakap sa kuya ko nang magbukas sila ng pinto. Tinanong niya ako kung anong nangyayari kaya ikinuwento ko. Sinamahan nila ako sa ibaba para tignan. Dala ni kuya yung isang tubo na tinatabi niya sa pagtulog. Baka naman daw kasi napasok kami. Pero imposible yon, Selena. Saradong sarado ang buong bahay. At bukod sa nakakandadong pinto, ay nakakandado din ang gate sa labas. Nang makababa kami ay nasigurado naming walang tao. Iyak pa din ako ng iyak at ipinaliwanag na totoo ang naramdaman kong kamay sa balikat ko. Nagpasya si kuya na doon muna ako sa kwarto nila matulog ngayong gabi. Nang gabing iyon ay hindi ako mapanatag. Di ako nakatulog. Kahit alam kong nasa tabi ko lang sina kuya ay nandoon pa din ang takot. Lalo na ang maramdaman ko na may pares na mga matang nakatanaw sa akin. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan ako nito at pinakikiramdaman.
Lumipas naman ang isang linggo, di naman na naulit ang nangyari. Kaya't nagpa siya akong bumalik na sa pagtulog sa sarili kong silid. Panatag akong nakakapagtrabaho ngayon. Panatag na nakakatulog. Pero isang umaga, ay nagising ako na puro sugat ang kanang bisig ko. Mula sa siko, hanggang sa bago magpulso. Punong-puno ng sugat na ang ilang bahagi ay halos nagdurugo pa. Dinala ko ni na kuya sa ospital. Sabi ng doktor ay simpleng eksema daw ito. Binigyan ako ng pampapahid at may inireseta din sa aking gamot. Pero ilang araw ko na itong ginagamit ay di pa din ito gumagaling. Isang araw ay kinatok ako ng kapitbahay namin. Inabot sa akin ang isang libro na tungkol sa exorcism. Binigyan din ako ng isang maliit na bote na may laman daw na blessed oil. Ipahid ko daw ito sa noo ko at sa mga sugat. Baka daw kasi may nagkakagusto sa aking elemento, maligno, o di kaya ay engkanto. Baka daw may manliligaw ako at di ko lang napapansin. Di naman masabi kasi wala naman masyadong puno sa compound namin. Pero sinunod ko ang sinabi sa akin ng kapitbahay naming iyon. Pinahid ko ang blessed oil sa noo ko at mga sugat. At di nga sumala ang ilang araw ay gumaling ako si Lina. Nawala na din yung presensya na nararamdaman ko sa bahay, sa aking paligid. Wala na ang mga mata na nakatanaw sa akin. At mas lalo akong napanatag nang magpabendisyon na kami ng bahay. Gabi-gabi na rin kami nagro-rosaryo ngayon si Lina. At linggo-linggo na rin nagsisimba, mapa-online man o face-to-face. Dahil sa mga pagbabagong ito sa buhay namin, alam ko na di na ako babalikan ng aking manliligaw. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.